What's up guys, what's up, good morning, panibagong vlog na naman tayo. So guys, andito tayo ngayon sa ating pent locker, no, na kung saan ay dito natin na in-store yung lahat ng mga pintura. So makikita ninyo guys, ang daming pintura dito. Yan, nakasipirit, kulay gray, black, white. Alright, so ito naman yung mga gamit na. Ayan yung setup ng mga pintura namin. So yung mga luma, nakasipirit na yan. Ito mga gamit na to sa baba. Ayan. Ayan, makikita nyo itong sa baba, mga gamit na yan. So ito naman, lahat yan mga bagong dating. Ayan. So siyempre sa laki ng barko na to, kailangan marami din ng pintura. So sino ba ang mamimintura ng barko, magmi-maintenance? Siyempre kami guys, kaming mga crew dito. So ang ginagawa natin, mayroon tayong tinatawag na sinusunod natin yung order ng officer natin, yung kapitan natin. Yan yung all-around command, no? Siya ang masusunod sa lahat. So sa maintenance, siya din magbibigay siya ng job order kay Checkmate. Tapos ito naman si Checkmate, siya din magbibigay ng job order sa akin, no, sa Boson, kasi tayo ay Boson. So tuwing umaga, pupunta tayo dun sa bridge, kukunin natin yung ating job order kay Checkmate. Pero bago tayo pupunta sa kanya, ipirma muna tayo ng TBT, na kung saan doon nakasulat lahat yung ating mga gagawin, no, at job order natin. Toolbox, ang ibig sabihin ng TBT, toolbox talk meeting. So pagkalima na pirmahan mo na yun guys, pwede mo nang gagawin yung trabaho mo. So pag binasa ni Chief Mitch sa akin yung job order, ako naman ay mag-distribute dito sa mga kasama ko kung anong gagawin natin, saan tayo mag-umpisa. So ganun lang guys, no, ganun lang trabaho dito, ulit-ulit. So dito mapapansin nyo lahat ng mga, may mga tools kami nandito, lahat mga needle gun, ito naman yung mga grease gun. So ito naman yung silicone gun. So may bahay din to, no, bolt cutter, lagari. So yan yung laman ng ating pen store. So ang in charge dito sa pen store, siyempre yung Boson. As dahil dito ako naka-onboard, ako ang in charge dito. Ako din ang magmi-maintain nito, maglilinis, mag-arrange ng mga ganyan, inventory. Lahat yan guys, naka-inventory. Kung ilan yung magagamit, naka-lista lahat yan. Inventory lahat yan. So sa araw na to, ito yung ating job order. Tuturo ko sa inyo. Alright. So nandito lahat yung ating mga gamit, no? Ayan yung kaibigan natin na kasama nating ano, vlogger din. Ayan, tinitira niya sa taas. Bali ito guys, pipinturahan na namin to. Tapos na yung bandang ditong side. Bali dito na lang sa gitna. Tapos doon naman ako sa kabila. Doon ako titira. Ah? Ganyan, ganyan. Kailangan dandahan lang guys. Yun yung mga pinang-pina ba? Ayan. Expert lang ang tumitira niyan guys. Ito lang guys, kagandahan, no? Kung maabot natin ng stick, hindi na tayo gagawa ng gindula o yung stage. Kasi minsan pag gumamit tayo ng gindula,
nakakatakot or hindi natin maiwasan yung aksidente ba? Pero pag ganitong procedure, mas safety tayo kasi nandito lang tayo sa baba. So, ganun lang talaga, tis-tis, ingat-ingat. So, ganun lang, no, magtrabaho. Kailangan na idadaan din natin sa maayos na paraan. So, ngayon guys, andito tayo sa, titimpla na rin tayo ng ating pintura at pupunta na rin tayo sa ating pwesto. Dahil mag-umpisa na rin tayo, tutulong din tayo sa kanila. Yan, So, bali itong pintura na to, full white, mayroon siyang hardener. Ito, pag hindi mo haluan ng hardener, hindi yan titigas. So, kailangan natin lalagyan din siya ng panghalo na hardener. Bali, ito yung pinaka-hardener niya. Right. Yan. Pag nilagyan natin ng hardener, ganyan. Siyempre, matik para malambot ipahid. Lalagyan din natin siya ng thinner. Mayroon din siyang thinner, pero ang thinner konti lang guys. Yan. Right. Yun. Ganyan lang guys. Ngayon, siyempre haluin natin. So, pag nahalo na natin, pag alam mo na na medyo ano na siya, pwede mo na siya ipahid. Pwede na natin to i-start na ipintura doon sa ating pwesto. Kanya-kanyang pwesto kami guys. Ngayon, parang nagbabadya yung ulan darating. Tansya lang yung pintura gamitin natin. Ayun naman yung isang kasama natin . Doon naman siya tumitira. So, andito si ano ang channel mo? Mr. J TV. Siya si ang bagong ang channel niya guys, Mr. D TV. So, paki-support na lang, paki-share na lang yung kanyang channel kasi sama-sama kami dito. Makikita mo rin sa kanyang channel kung anong mga ginagawa namin. So, kumbaga dito, bigayan lang kami guys, So, ito lahat, ipinturahan natin to. Dahil medyo marami ng kalawang, may primer na siya. Dito naman ako sa kabilang side. Yun naman yung titirahin ko. Para naman na mabilis ang trabaho, siyempre, tutulong tayo. O, diba? So, akyat tayo dito sa danan. Yan. Ganyan. Right. So, tingnan nyo guys. Ayan, may primer na. Kailangan natin pinturahan yan. Ayun yung crane natin. Napakataas. Alright. Ito naman guys na side. Ito yung port side life rack natin, no? At ito yung life boat. Life ring. Saka master station, port side. So, ayan guys, mapapansin nyo, maraming dumadaan dito na yan ay parang aruro siya, nakargaan ng mga sasakyan. Katawid, galing Singapore, papuntang Malaysia. So, start na tayo guys, para naman na kahit paano may matrabaho tayo. Siyempre, bawat gilos natin dito, monitor tayo. Kumbaga ay naka-yan, araw-araw. Kasi ang punta natin dito, trabaho. Hindi mamasyal. Kaya ganun lang talaga. Estes, yun. Ganito lang guys. Yun. Ganyan lang pagbahid. So, medyo malapnaw. Medyo malapnaw siya, gawa na bagong timpla at naparami siguro yung dinner natin. Pero pag mamaya-maya, mabilis matuyo ito guys kasi may hardener. So, yan lang siya. Yan. Ganyan lang magbahid.
right? Ganito lang buhay Marino, guys. So, dito, guys, iba rin yung mga engineer, no? Kumbaga, sa engine room, ang namamahala doon, mga taga-makina din. Ganito rin ang ginagawa nila. Sila din ang magmimaintain ng makina, or sila din magmimaintain ng mga pintura doon sa baba, maintenance, mga ganun. Pagdating dito naman sa kuberta, bali, yung mga taga-kuberta boys naman ang titira niyan. So, wala kaming gagawin ngayong araw kasi yung job order na binigay sa akin, mamintura. So, siyempre, mamintura. Mintura tayo maghapon. Ngayon, sapin na natin ng karton para ma-maintain natin yung tulo, no? Hindi masyadong marami yung tutulog. Yan. Ganyan lang. Para ka lang naglalaro ba? So, yan, guys. Kailangan ipapantayan mo yung kanyang stencil. Kasi kung i-stencil pa natin ng panibago yan, yung mababa yung oras natin, no? Kaya kailangan lang natin iwasan yung mga naka-stencil na ganyan. So, ganito lang. Right? Yun, no? Araw-araw, ganito lang trabaho namin, yung duty namin. Maintenance. Baka yun ay, ano, yung barko ay nakatambay, no? Pero pag halimbawa underway naman or navigation or operation, may trabaho yung barko, ibang trabaho naman ang gagawin namin. Pag sinabing anchor handling, so lahat kami nandun sa kuberta. Yun, guys, mapapansin nyo, yan yung kuberta. Pag sinabing anchor handling, andyan kami lahat yan. Kami ang magkukunik ng mga towing wire, pennant wire, yung mag-drop ng mga anchor sa rig. Yun, yun ang tatrabahoy ng barko namin. Kumbaga, kami ang mag-assist doon para magkukunik. So, ang maglilit naman doon, bali ako at saka yung mga kasama ko, kung anong order sa taas, gagawin namin. So, bali, tatawag nila yon sa akin na kung anong susunod natin nga gagawin bago sasabihin ko naman dito sa mga kasama ko na yun ang gagawin namin. So, yun lang, no? Ulit-ulit lang yan hanggang sa matapos natin yung kontrata. So, ito, tingnan nyo, mga ganyan, no? Para mabilis, ganun lang. Bali, ang tawag yan ay kakatingin lang natin, no? Yan. Kasi guys, kung hindi tayo tutulong dito sa mga kasama natin, yung job order natin matagal matapos. Kailangan tulong-tulong para mabilis itong trabaho at may magawa naman tayo sa maghapon. Kasi hindi naman pwedeng wala tayong magagawa dahil siyempre binabayaran tayo dito, pero oras per duty natin bayad ng kumpanya. So yun lang, kailangan natin magtrabaho para din na may masahod tayo para sa pamilya, o, diba? Ganun lang yan, guys. Kaya ka nag-abroad para magtrabaho. Ang seaman, guys, hindi yan nag-good time lang na ano dito. Pupuntayan sila dito, magtrabaho. Sabihin nila na yung mga seaman, ganito, ganyan, may yaman. Hindi, guys. Nasa pagdala lang yan ng pag-ipon mo at paggamit ng sarili mong pinaghirapan. Kasi kung halimbawa naman ay ikaw ay hindi marunong gumamit ng pera na pinaghirapan mo, wala din. Useless din. So, dapat bago ka gumamit ng pera mo, may pinaglalaanan ka. So, sa mga ano natin dyan, ano, yung mga misis ng
mga marino, yung mga kumbaga ay nasa bahay lang, nag-aantay ng allotment. Iisipin nyo muna kung gaano kahirap ang trabaho namin dito. So, dapat maging concerned din kayo din sa mga ginagawa ng mga asawa nyo, yung seaman, no? Hindi lang na puro good time ang sabihin nyo, ganito ang seaman, maraming pera. Hindi ganun, no? Yun. Dito, kikita ka man ng pera, pero hindi nyo alam kung anong pinaghirapan namin dito. Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan naming hirap. Ito guys, walang pagkakaiba to sa trabaho sa atin. Mas mahirap ang trabaho dito kaysa yung sa atin. Kaya kumbaga, this lang para sa pamilya. So, ganun lang talaga. So, ganito lang yan guys, no? Pagka nagpipintura ka, mayroong teknik din yan. Hindi pwedeng, kumbaga, tira ka lang ng tira. Pag ganitong sa wall, dapat isang direction lang din. Ganyan. Kagaya niya, no? Diba? Bumabakat. Kasi minsan, ginaganon ko. So, ibig sabihin, hindi siya magparehas. Yan. Kailangan, mas the best talaga, ulitin mo pa o patungan mo ng isang direction lang din. Ganyan. O, diba? Ganyan guys, o. Kaya magbabakat yan. So, kailangan, patungan natin yan mamaya. Ang natapot. So, dahil tapos na dito sa taas, susunod na natin yung dito sa baba. Para, blokey by blokey ba? Sunod na dikit na dikit. Hindi kayong talon ng talon. Kasi, dito, meron tayo dito na nilagay na sapin. Para once na tumulo, direkta doon sa site. Ayan o, may karton tayong linagay dyan. So, yun lang guys. Ito lang hanggang sa matapos, no? Mamayang hapon, impinturin naman natin ito kay Chipmit na ito yung natapos na trabaho natin. So, si Chipmit naman, gagawa naman ng ano yan, paperworks niya na parang i-mentorin niya yan na sa araw na to, ito yung natrabaho ng mga ko. Kumbaga dito sa barko, araw-araw detalyado din. Bawat minuto or bawat duty mo may ginagawa. At ayan ay nakasulat lahat or nakadetalye sa araw-araw ninyong ginagawa. Hindi pwede dito isang araw wala kang gagawin. Dapat may gagawin ka talaga. Ang pinaka rest day lang din namin dito pag araw ng Linggo, bibigyan kami ng half day. Yun yung pinaka rest day namin. So, pagdating ng Linggo, yun yung time na makapag-relax ka. Makatulog ka ng maayos. O, diba? O, ganyan lang guys, mga cutting na hindi kumalat na. Ganyan yung technique. Ganyan o, hindi mo na kailangan na katingin pa ulit kasi yung sa babang pintura, maayos pa naman yan. Ang binabago lang yung sa taas kasi naninilaw na siya, yung puti naninilaw na. Kaya kailangan bakuhin na lahat. Patungan naman. Yun o. Guys, yun. So, yun na lang guys, no? Mamaya, i-update ko na lang kayo kung anong trabaho yung natapos natin. Alright guys, dito tayo ngayon sa pinakamahirap na portion, no? Ito ay yung mag-retouch ng mga litter, yung stencil.
Ang hirap nito guys kasi wala tayong stage or yung gindula na ginagamit, no. So ang ginagawa natin dito, disponering na lang para lang po sa kare. Mabilisan lang to guys para sa ma-repent lang tong area na to, no, kasi kailangan matapos natin to bago magbiyahe. Yan, ganyan lang guys. Kailangan maingat tayo dito sa mga gilid-gilid niya na hindi matamaan yung number. So kung mayroon na sanang stage, no, na mapatungan natin, ay madali lang mag-retas ng ganito. Eh kaso hindi na tayo nakapag-assemble, gawa nga pag mag-assemble pa tayo, ay malami matagal na proseso, no, mag-prepare pa tayo. So dapat gagamitin ko yung gangway dahil lang gindula natin ay nandun nakatago pa sa store, no, sa storeroom. So kung halimbawa na walang ano gindula or yung stage, gagawa tayo ng paraan, no, kagaya nung gangway, i-pick up natin sa crane tapos ihang dito para lang may mapatungan tayo. Kasi guys, pagka ginamitan natin to ng boson chair, mahirap din, no, kagaya yan, ang lalayo ng mga distansya, no. So matagal na proseso, kaya yung mga ganitong paraan guys, parang ano na lang to, pabilisan, kasi minamadali nga ito at sunod na araw mag-underway na naman o magbibiyahe na kami. So pag halimbawa na underway, hindi tayo makapagtrabaho dito, no, dahil yung barko ay tumatagilid at pagmaanon. Kaya habang nakahinto, gagawin natin itong mga mahirap na trabaho para lang pagka yung mga nag-underway na, madali na tayo mag-maintenance. So ganito lang, oh, pag-retouch. So ito lang yung paraan na, o kumbaga pabilisan lang ba. Kaya ang gagawin natin, tanggalan natin ang handle para mabilis. Kasi pag yung may handle, mahirap magalaw-galaw din. Yan, o. Yan guys, o. Halos hindi lang din maano yung number, pero pagka halimbawa na tingnan mo sa malayo, akala mo ay napipinturahan na rin siya kasi nadadala na lang din sa kulay sa pintura niya. Kaya ganun siya, oh. Ay ito, dahil may kalawang, may konting kalawang, kapalan lang natin. Yan. So ganyan lang, pababa na tayo, no. Pag na square na natin to, okay na yan, tapos na yan. So ngayon ay alas 3 na, no, nagtatawag na itong mga kasama natin. Ayan, no, kape na raw, 3 o'clock coffee time. So babalik tayo ng 3:30. So update lang tayo mamaya guys, no, bababa na ako at kakapi tayo. So yan guys, tingnan mo yung kasama natin nandun sa tuktok. Papunta dito. Yun.
Eh ngayon, pero papunta dito. So lahat to tapos na. Yun na lang yung sa akin mamaya. So tinira lang natin maghapon, no? Apat kami. Pagka mabilis ang trabaho, pag tulong-tulong. Ano? Dito lang yan, dito sa ilalim kasi hindi mo makita, may tubo eh. Dito kaya makuha kaya pag sa taas? Oo. Hanggang ako tumataas sa ibabo ng pinder. Kasi abot yung doon na... Dito sa pinder na. Pagka ano mamaya, pagkating ko rin doon sa taas. Hindi nang mahirap yung doon. Pinakataas. Ah, dito sa kabila, hindi kuha. Hindi mo rin makuha. Makukuha mo yung dito dahil sa kabila dyan. Di sa taas. Dito, oh. Kailangan mapinturahan itong dito. Hindi ako abot ng steak. Kasi yun, nakakangalay na. Yelo. Ha? Kapit sa mata. Pati yung hagdanan, parang pag-akit niya, pati hagdanan, bago. Mungin pa kasi. What's up guys? Dapat tayo ng ulan. Ayan. Pero di bali, natapos naman yung supporter natin. So, ganito lang dito, tuwing hapon na ulan-ulan. Kaya pagdating ng ulan, pahinga tayo. Hindi natin alam kung hanggang anong oras itong ulan matapos. Ito bali, ano naman eh, 4:30 na. So, tahinga na tayo guys. Pack off na. Hindi na. Lakas ng ulan oh. Yun. Ano lang siya, parang gumaan. Pero malakas. Malakas ang bukso. Nang damdamin. Kapag gumulan, pag-umulan daw sa pintaraan mo. Hindi mo ano, di ba yung ibang pintura na nakakaagnas mo? Hindi, no? Lang. Bukas sa panibagong trabaho na naman tayo. Panibagong job order na naman tayo bukas. Ito, mga kasama ko. Mga kasama. Okay, kamay naman dyan. Mga nga, Mr. TV. Makatid na. Yun. Aking son. Lager din to. Badyaw. Mga badyaw. Mga badyaw. Ang mga taong mga rito. Nasawa ko ng dumagat para bakit? Ano bang mayroon sa dumagat? Tulot. Tapos, mabuhangin. Ano yon? May mixer? So, yun lang. Wala na. Napot tayo ng ulan. Di bali, malaki naman ang nadali natin ngayon. So, yun lang guys. Ayos. Mamaya, ikuhanan mo yun, oh, yung magtuba sila. Shut out tayo mamaya. Alright. Batuta.
Hello, what's up? Shout out portion tayo, no? Katapos lang ng trabaho natin. So, mamaya muna tayo kakain ng hapunan. Magsha-shout out muna tayo kasi marami ng mga nagre-request dito, no? Una-una, shout out muna natin yung ating mga mentor, no? Yung mga pangmalakasan natin dyan. Yung team Tagay, Katagay, no? Lalo na kay Miss Lee Prince TV, yung matuling tumakbo. Kay Maricel Mostera Vlog, yung may-ari ng Palauto Vlog. Lucilin TV Vlog. Ay, Latis. At saka... kay Daddy Aris, no? Daddy Aris, thank you po sa pag-pasyal sa aking premiere nung nakaraan, no? At saka kay Jordana, kay Sir Jordana, ayun. At saka shoutout natin din, no? Yung mga nag-comment dito. Shoutout kay Jotel TV Mix. Alright, so shoutout din kay Explorer Nature World, sa ating kaibigan na taga Bataano, kay Jubia Citri. Shoutout din kay Lens William TV Ninja. Alright, shoutout din kay Kuya Rams Vlog. Shoutout din sa aking kasama dito, no, kay Mr. D. Saka sa aking mga tropa na kasama ko sa trabaho dito. So, shoutout sa inyo lahat. So, shoutout din kay Cynthia Official Channel. Kay, shoutout din kay Boy Active. Shoutout din kay Cell Apps. Shoutout din kay Love Vlog. Shoutout din kay Jikuya Vlog. Yun, nandito na si shoutout din kay ulit kay Daddy Aris. Tumalo siya sa aking channel, no? Shoutout kay kay paring Cesar Sniper Vlog. Saka shoutout din sa kanyang misis, no, sa mga kasamahan niya, kay sa misis ni paring si Sir Sniper, no, kay Rose, saka kay Mardi, kay Dylan, kay Paul, kay Richmond, yun mga kasamahan daw niya nung asawa ni paring si Sir Sniper Vlog, no? So, tsaka kay ano pala, kay Katupa Nel TV, shoutout sa iyo, sir. Uy, shoutout din sa ating tropa dyan na sa Tidewater, no? Kay G. Anthony Clore, right? Kay, shoutout din kay Cyril Samilo ng Kuwait. Kang ingat lang lagi at tis-tis lang, makaka-uwi din tayo niyan. Alright. Shoutout din kay Sandra Mina. Alright. Kay Mike Tixay Fish Hunting. Shoutout din sa inyo, sir. Shoutout din kay The Wonder Class Explorer. Team Barako Moto Vlog. Milda Jang Vlog. Yun, madam, salamat po sa pagdalaw sa aking pakaisa dyan sa Barangay Bayan, no? Kay Pakasbit Makailo. Shoutout sa inyong lahat dyan, sa aking mga mag-anak, kapakaisahan. Basta lahat kayo dyan, mag-ingat-ingat kayo. At regards na lang sa inyong lahat dyan. So,
kita-kits na lang sa sunod natin na ano no, na pagpunta ko kung sakali man nasyortihin, makauwi at maka pasyal dyan. Gusto ko rin na makapunta ulit sa inyo no. So, ingat-ingst na lang. Tapos sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, paki-subscribe na lang din no. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-hit na lang yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka paki-share na lang kung nasiyahan din kayo sa ating mga ginagawa no. At maraming salamat sa inyong pag-support. At ako'y mag-outro na, magpapasalamat. Thank you sa inyong lahat. God bless and peace out.